Magandang araw mga idol. Kaway-kaway po sa inyong lahat. Madali ang shout out pala sa ating mga loyal supporters, si Malcolm in Aussie Vlog, Antonit Dala, Judith Castillo, si Kois Channel, at saka si Joanna Lison at marami pang iba. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aming channel. Ngayong araw mga idol, dito po tayo sa farm ni Sir Gor, dito sa Lamlatang, Kopi, South Cotabato, at saka ito po yung aksal nila mga idol, no, na napabayaan dahil nagmura ang presyo. Yan. So ngayon mga idol, yung na-introduce na po ni Sir Franklin yung kaniyang magic foliar fertilizer. Nag-spray po kayo sir, no? Isang beses pa lang. Yan, para ma-revive po mga idol ang atsal kasi sa magic foliar fertilizer kasi tataas pa siya. So ito, pwedeng ito diba kasi kulot na, no? Maraming fruit fly. Pwedeng ma-revive po ito siya at saka tumaas. Yan, so kailan ba kayo nag-spray, sir? Na, isang... Isang linggo na? Oo, isang linggo na. Yan, so isang linggo na mga idol. At makita nyo po mga idol, ang daming bunga. Pwede ba tayong kumuha, sir? Pwede. Yan, so grabe kalaki yung mga bunga mga idol, no? So, hindi po siya nabili mga idol, no? Kasi mura ang atsal ngayon. Magkano ba ang kilo ngayon, sir? Ang kuha? 15 pesos per kilo? Yan, so wala pong buyer na pumupunta dito kasi medyo malayo talaga, no? Malayo. Kahapon tani. Kahapon sana, pero na-postpone. Tapos, ngayon daw ulit. Pero hindi pa rin pumuntang buyer. Bukas daw. Bukas ulit ng mga idol. Yan. Ganyan pag mura. Pero pag mahal, hindi pa nagsabi na pupunta, dito na. Ayan, so marami po mga idol, no? So, ito ang ating atsal. Kaya po sila nag-spray ng magic foliar fertilizer kasi pataas na po ang presyo ng atsal mga idol sa ibang lugar, nasa 40 pesos na po per kilo. Alam mo ba yun, sir? Na 40 na. Pero dito kuha 15. 15 lang. Kasi malayo. Yan, kasi malayo daw po mga idol yan. So, ito ang nakuha po natin sa isang puno. Marami pang natira. Yan, pero ang nakuha natin na pwede ay tatlo. Siyam. Ay, nalaglag. Yan. So, ito po mga idol, no, siyam na piraso ang gaganda ng mga atsal. Yan, alam mo ba sir na sa Sambuanga 280 ang kilo ng atsal? Hindi. Kasi may nag-comment po mga idol sa YouTube namin na bakit napabayaan yung atsal dito po sa Sambuanga City 280 ang kilo. Hindi mo yun alam, no? Tapos may isa po kaming friend na sa Maynila may 200 pa rin ang kilo ng atsal. Hindi po kami sigurado pero yun po yung mga comment sa mga previous video namin. At ang ganda po ng atsal at napabayaan sir, no? Kaya yung iba may ano na gaya nito. Mga... Yan, tingnan nyo po idol dahil napabayaan ito na atake ng anthracnose ba to sir? Yung ganito. Kuan? Ning fruit fly. Ah, fruit fly. Nakutot siya ng fruit fly, nakagat siya ng fruit fly. Yan, so sobrang madaming bunga mga idol, no? So comment down po kayo mga idol. Comment down po para malaman po namin kung magkano po ang presyuhan ng atsal sa inyong mga lugar, no? At least mamonitor po namin bawat punta mo namin sa mga farmer. Magka-idea kami kung magkano na nga ba. Kasi mamaya 15 ang kuha dito. Tapos sa ibang lugar 200 pa rin yung presyo, no? Yan, so good news po para sa may mga kamatis, 700 na po per crates ang kuha ng kamatis ngayon. Before kasi 100, tapos nag 150. Pero after 2 weeks, 700 na po ang presyo ng kamatis. Pero sa atsal, before kasi ang yung sa glandang po tayo nag-feature 2 weeks ago, 10 pesos po yung kilo ng atsal, ngayon 15 pesos. So magtaas na ito. 'Di ba sir, magtaas na ang atsal? So makabawi ka ba? Hindi na. Magkano ang financing mo dito lahat? 100,000. 100,000 ang financing mo? Ilang puno ba to? 14,000. 14,000 na puno? So 100,000 ang financing mo? Naka-harvest ka na ba dito? Isa pa lang. Ilang kilo yun? First picking? First picking, tatlong karton. Ay, tatlong karton lang? Bakit tatlong karton lang? Ay, maraming reject. Reject. Ayan, so kung walang reject, ilang karton ang dapat mo nakuha?
20 na karton? Oh, 20 na karton. Tapos, tatlong karton lang binili sa'yo kasi yung 17 na karton, reject. Oh, reject. Dama reject kami. Ah, maraming reject. Oh, kasi pinabayaan mo eh. Oo, oh, pinabayaan. Mura kasi no? Kasi kung mag-apply pa tayo ng insecticide at ibang gamot, lugi na talaga. Yan. So ito, ilang tatlong karton lang, magkano ang bilis sa'yo nun? 1,000 na yun. 1,000? So kung 100,000 ang financing mo, may 99,000 ka pang lugi. Ang laki ng lugi, idol. Libor pa. Libor mo pa? Sa 100,000, walang kasamang libor mo doon. Ano pa lang yun? Gamot, fertilizer, abono, at saka seeds. Yan, hindi pa kasama yung labor mo araw-araw dito. Hindi pa. Yan, kasama na doon yung mga trellis tapos yung mga twine sa 100,000. So yan po mga idol no, sa kaya sir po ang financing niya 100,000 dito sa ilang ano nga, ilang puno? 14,000. 14,000 na at sa 100,000 ang kanyang financing. So hanggang doon po mga idol oh. Yan, nalik tayo dito sir. Pasyal tayo sa napabayaan mong atsal. Tapos ang kinita niya pa lang ay 1,000 lugi pa eh no. Ulam mo pa lang 'yun. May 99,000 ka pang babawiin. Ayan, so lugi po mga idol. Yan, so ito po ang atsal na regular mga idol ha. Yung hindi na pruning at saka hindi pa na sprayan ng Magic Foliar Fertilizer noon. Kasi last week lang po kayo nag-spray sir noon ng Magic Foliar Fertilizer, tama ba? Okay, isa pa lang. Yun, isang bisis pa lang isang mga idol. Yan, so hopefully after 1 month ito, pag tuloy-tuloy yung spray po natin, lalaki siya, makaka-recover. Isprayan mo para ano, makaka-recover na at bumawi ka sa presyo. Pero sayang ito no, napabayaan mo. Estimate mo mga ilang ano pa to, ilang kilo pa tong natira? Kasi isang puno ito pa oh. So mga kalahating kilo. 7,000 siguro eh. Mga 7,000 to 8,000 pa no. Kasi sa isang puno ito, siyam na piraso idol, may git kalahating kilo na. So palagay natin, kasi sa ibang puno maraming bunga pa. May git 10. O kaganyan o, may git 10 o. So pag average natin na pinakamaliit na bunga ay 30, kalahating kilo per puno, 7,000 yung harvest mo. Times 15 pesos, halimbawa kung walang reject talaga, 7,000 times 15, magkano lang yun? Makabawi ka pa eh. No, makabawi ka pa kunti. Kasi kung tag-sampo, 70,000 na yung 7,000 plus 5, maka 100,000 ka pa ba? Kaya kung walang reject. Kung walang reject. Pero kung may buyer. Kung may buyer. Kasi yung buyer mo, kahapon nung pinantay. Bukas pa daw. Tapos sabi ngayon. Tapos bukas ulit. Bukas din. Mamaya pagdating ng bukas, susunod na araw ulit. Iwan ko. Yun lang masaklap mga idol no. Mahirap sa buyer no. Wala ka bang sasakyan na ano? Kasi marami kasing nag-suggest na yung farmer na lang ang magbinta sa palengke. Anong masasabi mo? Kaya mo ba mga 7,000 na kilos i-binta? Hindi kaya yan. Hindi kaya no? Kailangan din ng traders. Oh, yan. So kailangan din ng mga traders no. Salamat din po tayo sa mga traders pero hindi naman po lahat kasi ng traders na nakakatulong talaga no. Mayroon talaga ibang mapagsamantala na iilan lang po mga idol, hindi po namin nila lahat na sobrang mura kumuha pero mahal ibinta no. Yan, mas maganda po pag updated po kayo sa presyo. Oh, ayan. Wala kasing signal dito. Wala kasing signal dito no. Yan, yun lang po ang masaklap mga idol kasi wala din communication sa traders dito kasi zero coverage talaga ang signal dito. Yan, dahil sa bundok na part. Ang mas maganda kasi kung medyo patag-patag, may communication tayo sa mga trader. Tapos madali siyang ilabas no, produkto. Dito mahirap no? Mahirap. Pero okay, mabuti naman kung nagsaka lang sila sa tani. Kung makyat lang. Makyat lang. Yung mga trader. Desolate ito. Yan, so ganito po mga idol. Yan, ito oh, ang dami oh. Grabe oh. Yan, ang dami oh. Yan. Grabe, pero daming fruit fly no. Itong fruit fly, white flies pala. Oh, white fly. Hindi na na-sprayan dahil ayun nga, lugi. Tsaka pa dagdag financing no. Pero kung alam mong halimbawa pag mahigit 100 yung kilo ng atsal, wala tong white flies no. Kasi titirahin mo man yung white flies. Depende kung ano. Depende sa insecticide. Oh, kung ano ititira mo. Kaya niya.
Pero pag mahigit 100 to, wala na tong diritong mga bunga ng atsal mo, ubos na to. Sigurado no? Kahit yung reject, dala eh. Yan, yun lang. Yun ang pinakamasaklap, yung 20 na karton ng atsal, tapos tatlong karton lang yung ano mo na binta. Dahil sa reject, no? Inatake ba ng fruit fly yun? Oo, oh, inatake ng fruit fly. Yung grabe yung dami, no? Oh, ito, oh. Ito yan, oh, grabe yung dami. Ganda ng mga bunga. Ito yung, ito ba yung ano, yung binibili? Ganitong... Oo, oh, ganito. Ganito lang. Ganito. Pag ganito na, na ano, yung pula na. Pwede na yan. Pwede pa to? Oo. Oh. Kasi yung iba, hindi na binibili yung red, di ba? Depende sa ano, sa buyer. Contract mo siguro to. Ganito ba? Fruit fly. Iba din? Iba din. Ito fruit fly to, ito fruit fly. Yan, so reject po yan mga idol no, dahil sa fruit fly. Yan, kasi sorry. Ito ang attractos oh. Yan, pakita natin ang attractos. Ah, ito, ito. So, kunin natin. Ito, yan, ito po ang attractos mga idol. Yan. Pero di ba pwede pa itong dito, halimbawa lang kung sa bahay lang tayo na pwede yung dito, di ba? Hindi pa apektado. Ito lang. Oh, ito lang. Yan, pero once na binili sa'yo, reject to, hindi to masama. Ito yung isa sa mga... nag-contribute ng 17 na kahon mong reject before. Ah, tapos ang iba? Fruit fly. Fruit fly na. Yun, dalawa lang. Hindi, marami pa. Yung ano pa? Ito. Ay, reject din to? Oh, reject din yan. Wala namang ano to, wala namang epekto sa bunga. Ikuha lang nila ito. Iyan mo na sila. Putulin lang? Putulin lang. Pero pag binili ng buyer to, reject to? Depende sa control, reject naman gitna siya. Kaya ah, hindi mo na to ibinta sa buyer mo? So ito mga idol, ano siya, good quality ah. Oo. Kahit pisilin mo 'yan, sobrang ganda 'yan oh, 'yan. Pero reject siya dahil sa color na ito. 'Yan. Ito ang hindi reject oh. Ba ito. So dapat ganito siya. So meaning halimbawa ito, pitasin natin, ito reject na 'to. Pero may ibang kuan, dalhin nila 'yan. Dalhin. Pero mapili bang trader natin, yung previous na bumili sa iyo. Kinukuha niya ito pag ganito? Kinukuha niya yung iba. Ah, okay lang. Pero yung iba, hindi na. Minsan iba, hindi na po. Yan. Pero pag ganito siya, ganito ang kulay, diretso ng reject. Reject niya. Ay, so ganun. Sayang naman, ang ganda. Ang good quality naman ito. Hindi naman ito nakakain, di ba? So bakit kaya reject, no? Iwan ko. Sa pagka, color? Pagka sa, ano, sa labas, pagpiliin po ng direct. Kuha na sa ito. Sampaw naman sa... sa good quality. Sa good, so, kasi ako pag pumili ako sa palengke, ito wala akong pakialam dito kung green man yan siya or black or brown. Kasi dito naman talaga sa bunga ang kinakain, di ba? Oh. Pero yun pala, pag ngayon ko lang po nalaman mga idol, na-reject din pala pag ganito. Pag-itim. Ah, ito, itong itim. Yan, so... gusto nila ganito. Ganito, walang ano. Ganito. Oh, ganito ang pinakagusto nila. Tapos ito, pwede pa to. Ayan, so kahit konti lang, pwede. Pero pag itim na talaga, kagaya nito, reject pala, no? Sayang, you know? Reject. So ito yung isa pa sa mga dahilan na nagkaroon ka ng 70 na kahon na reject. Karton ba or kahon? Karton. Karton, yan. Ano pa? Ito yung pangatlo, mga idola. Una, ang tracknose, tapos fruit fly, tapos fly. Itong color na ganito. Oh. Ano pang iba? Tatlo yan, tatlo lang. Tatlo lang? Oh. Kasi wala naman ibang ano eh. Wala na ibang sakit. So sayang pala no. Juan, what fly? Ganito. Reject din? Oh, reject din. Ay, so ito. Pag inatake ng, saan ba yung, ito ba yun ito? Oh, ito. Yan. Ihintan yan sa ano? Sa fruit fly? Pero hindi, makinis naman o. Makinis naman. Pero ito yung atake ng white flies ba? White flies, tama? Oh, white flies. So reject to? Reject din yan. Oh, ganun pala no. So, ngayon ko lang nalaman yung may classification din pala mga reject. Ha? Good pa ito kasi good. Kuwan pa siya eh. Medyo green pa siya. Green pa siya. Oh, okay pa to siya mga idol. Ito, reject na to sigurado. Oh, reject na dito siya. Yan, so wala na to. Hindi na to bilang. Yan, so dami pala no. Yan po mga idol no. So ito, tingnan nyo ang daming white flies no. Usually kasi dapat idol, sa mga nalalaman namin sa mga ibang farmers, pag nag-spray po sila ng insecticide para sa white flies, nilalagyan po nila ng isang kilo po na sabon na surf sa isang 200 liters na tubig. Yun po yung mixing niya, tapos lalagyan na po nila kung ano man yung ginagamit nila sa white flies.
So sobrang effective kasi ang white flies, kasi ang kainaan niya yung mga may bubbles bubbles or mabula. Pag na-spray po natin kasi siya, madikit na to siya, tapos mamatay na to siya. Yan, pumapasok sa hininga. So yan lang po mga idol, at saka sana po may natutunan po kayo sa video na ito, at sana po tumaas din po yung presyo ng atsal natin. Sir, no, para makarecover ka? Ayan, so maraming salamat po mga idol, at saka kung bago pa po kayo sa aming channel, paklik yung subscribe button, at saka yung i-click yung like, at saka don't forget to comment and share po para marami pong makapanood sa ating video. At don't forget po ang pinaka-importante, i-click yung notification bell para mas updated po kayo, mas updated po kayo sa mga video uploads po namin. So maraming salamat, at happy farming po sa ating lahat. Yan. So medyo lugi, no? Okay lang, lugi talaga. Ganyan talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan panalo, minsan talo. Madalas talo. Madalas talo. Oh, ikaw. Kasi... Ahoy! Kaluoy.